So mailalim na sa pangalawang booking procedure si Osamis Vice Mayor Nova Princess Parohinog at kapatid niyang si Reynaldo Jr. Nadakip sila sa raid kung saan napatay ang ama nilang si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at 14 na iba pa. Saksi si Rita Reyes. Napatay si Osamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr., misis niyang si Susan, kapatid niyang si Octavio Parohinog at 12 iba pa nang mauwi sa umano'y shootout ang pagsisilbi lang daw ng search warrant para sa illegal possession of firearms and ammunition. May sumabog pa nga raw na granada na hindi raw galing sa mga pulis. Ito ang bahay ni Osamis City Mayor Reynaldo Parohinog. Dito sa baba, ito yung uka ng hand grenade na sinasabi na pumutok daw. Ang paliwanag dyan ng pulisya, ito raw ay galing dun sa isa sa mga security personnel ni Mayor. Ito yung hanggang dito umabot yung epekto ng lakas ng pagsabog na yan. Pagdating ng kuanong tropa, yung first na vehicle na dala namin, yun ang una na naputukan. Pagkatapos yung tao namin na nakasakay, natamaan, din doon na nag-sense of fire na. Pero iba ang kwento ng mga kapitbahay na saksi umano sa raid. Sino ba unang nagpaputok? Pulis? Mga pulis, pag naugla nila sa merkado, pag punto nila sa merkado, paputok na sila ng marami. Wala pong armas ang mayor. Yung mga tao niya po? Wala po, wala. Walang tao nito. Walang tao nandito sa loob. Namatay. Kabilang sa target ng search warrant ang bahay ni Mayor at kanyang kapatid, pati bahay ng rest house ng alkalde. Pero walang kuha ang mga CCTV dahil sinira ito ng pulisya. Pero sa bahay ng anak ni Mayor na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog, may nagvideo. May nakuhang supot ng puting pulbos sa isang drawer na giniit ng bisig na wala umano noong una. May nakita rin green na supot sa ilalim ng kutsyon ng isang kama pero kinuha ng bise ang laman nito. Wala na ilabot. Habang nakipag-agawan sa kanya ang mga pulis, may tila isinubo siya na hindi malinaw kung ano o kung nalunok ba ito. May nakuhang kulay puti ring bagay sa kanyang kamay. May nasamsam ding mga shabu, granada sa sere ng raid sa compound ng mga Parohinog. Inaresto si Vice Mayor at kapatid niyang si Reynaldo Jr. at dinala na sa Camp Crame. Sumailalim na sila sa pangalawang booking procedure. Bago niyan, may iginiit ang bise. Everything is fabricated para meron silang ma-serve sa'yo na kwento. Nilusob ang bahay namin, hindi akin yung drugs. Tinantit nila lahat, pati barrel. Kinwestiyon pa niya, gayon din ang kanyang abogado, ang pagsira sa kanilang CCTV. Kung walay irregular, walay hocus-pocus aning implementasyon sa operation, nganong gilabnot ang memory card sa among CCTV. I think the magnitude of the killings is grossly disproportionate to a legitimate operation. Pinuntarihan kaagad namin, una, yung CCTV para hindi ma, for security, no? Na hindi ma-identify yung mga alpha namin na kasama na magturo, lalo na yung mga witnesses. Inamin ng PNP chief na mali ang pagsira sa CCTV bago isilbi ang warrant. Kaya nga nag-imbita ka ng pag-serve ng warrant, search warrant, mag-imbita ka pa ng taga-media, mag-imbita ka pa ng barangay official para kasama doon, para transparent kayo sa iyo ginagawa. Mm-hmm. Yan, yung CCTV niyan is that forms part of transparency, di ba? Pero itinanggi niyang binalak ang pagpatay sa halip na pagsisilbi lang ng warrant, kaya nga raw may 8 inaresto lang at hindi naman pinatay. Kung manglaban sila, then magkakaroon na yung kwento, then wala na tayong control dyan pag gano'n. Kabilang sa mga dudang shootout ang nangyari si Senador Kiko Pangilinan, lalo pat wala man lang daw na nasugatan sa mga pulis. Tanong naman ni Senador Franklin Rilon, bakit parehong sa madaling araw sinilbihan ng warrant si Mayor Parohinog, gayon din si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay din noon ng CIDG Region 8. Every time is a legal time to serve search warrant. In order to gain maximum advantage na hindi mag-leak yung information, hindi makakuha yung subject sa search, baka pagtatapon na yung mga ebidensya, then we have to do it at our own time.
Nagkataon pa namang ang hepe ng Ozamiz City Police ngayon na si Chief Inspector Juve Espinido, ang hepe rin ng Albuera Leyte noong mapatay si Espinosa. Parehong mayor, parehong CIDG. Iba, all others, iba na. We followed all the procedures. We applied for search warrant. Bago nito, may mga narid na ring bahay ng ilang parohinog pero hindi natuloy ang sa bahay ng mayor at vice mayor dahil natunugan daw. Ilang araw lang yan matapos ang pahayag na ito ng Pangulo. Rinaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Ozamiz City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Kulangko. Alam mo, baskin sa'yo, magpataabangan ko kayo. Giit ngayon ang palasyo, walang mali sa raid, pero wala rin kinalaman dito ang Pangulo. At hindi kailangang imbestigahan ng isang fact-finding committee ang insidente. There is a presumption of regularity in all of this. If there is anyone who will complain that something regular happened, then an investigation will have to be done. Kilalang political clan ang mga paruhinog na taong 2001 pa hawak ang Ozamiz at may mga pwesto rin sa iba pang posisyon sa Misamis Occidental. Pero bago pa niyan, ang ama ni Mayor na si Octavio Paruhinog Sr. ay kilalang founder ng Kuratong Baleleng na nagsimula muna bilang anti-communist group sa ilalim ng military at kinalaunan ay naging criminal group na nasangkot sa kidnap for ransom, mga pagnanakaw at iba pang illegal na aktibidad. Mula sa Ozamiz City, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.